Patuloy na pag-akyat ng presyo ng bigas at saka yung mga report na may mga hoarding na nangyayari. Parang sa sibuyas din. Mm. Sir? Alam niyo po, tama yung sinabi niyo. Sobra pong taas na ngayon ng presyo ng bigas. 47 to 50 pesos per kilo. Yung pong mga regular milled rice, yung pong mga well milled rice ay umaabot po ng 55 to 60, at yung pong premium ay 60 to 65 pesos. Ang tanong, bakit? dalawang mahalaga po ang tingin namin. Una, ang bigas po ay nasa pag-iingat ng mga kartel sa ating bansa. At wala pong hawak na bigas ang gobyerno dahil sa ilalim po ng Rice Liberalization Law o Republic Act 11203, hindi na po namimili ang NFA ng palay diretso sa amin, sa mga magsasaka. Kaya po ang palay, bigas, ay nasa mga traders at saka nasa kartel. Pangalawa po ay hindi po ipinapatupad ng gobyerno yung pong tinatawag na sa ilalim po ng Price Act of 1995, pwede pong maglabas ang Department of Agriculture Secretary sa ilalim ng batas ng price ceiling sa mga basic commodities at prime na kailangan po natin tulad ng bigas, asukal at yung pong nabanggit yung sibuyas. Ang inilalabas po ay SRP, yun po ay suggested retail price at wala pong ngipin. Pangatlo po, ang tugon po ng Pangulo ng Pilipinas na nilayout po niya noong July 24 SONA, ang sabi po ay Marcos lays out plans to ensure food security. Oh. Pero ang main content po nito ay kadiwa. Alam niyo po, Ninya, Aljo, ang kadiwa po ay panahon nito ni Marcos Sr. Hindi po ito nagtagumpay. At nung pong nakaraan linggo nga, may activity po kami sa DA, nagpunta po kami doon sa kadiwa. Alam niyo po ba, alas 6 ng umaga, kailangan pumila ka roon para makabili ka po ng 4 to 5 kilos na bigas. At 40 to 50 katao lang po ang pwedeng bumili. So hindi po yun ang solusyon. Ang kailangan po ay ang bigas, ligtas, abot kaya, accessible, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po diyan sa Quezon City Memorial Circle na pipila ka ng napakaaga pero uuwi ka pong luhaan pag hindi ka umabot doon sa 40 to 50 katao. Okay, so ang nais ninyong mangyari dito, sir, ibasura na itong tama ho ba itong sinabi ninyo, Rice Liberalization Act, na pwede nang bumili ang NFA ng bigas sa inyo mismo, mawala na yung cartel at yung Price Act din, no? Yung Price Act na pwede nang maglagay ng price ceiling ang kalihim mismo ng Department of Agriculture dito sa presyo ng bigas. Ay, tama po kayo. Kasi alam niyo po, Aljo, 1.9 million metric tons na po ang pumasok na bigas sa bansa. Ang balak po nila, 300 to 500 metric tons of rice papasok na naman mula Vietnam at saka Thailand. Alam niyo, hindi po ito ang solusyon. Mula po 2019 hanggang nakaraang taon, alam niyo po ba na mahigit 200 billion pesos ang nalugi sa industriya ng bigas, lalo po ang mga kapatid nating magsasaka. Pero hindi po bumaba ang presyo ng bigas sa pamilihan at idagdag pa po natin, nabanggit kanina ni Ninya na yung pong sibuyas, asukal, nananatili po ang asukal ay 100 to 120 pesos per kilo, yung po yung mga wash sugar. So hindi po solusyon ay ang pag-angkat ng bigas, ng asukal, onions at iba pa. Alam nyo, ang panawagan po namin, tama po kayo, ibasura ang Rice Liberalization Law, kabilang na po itong RCEP, at kailangan po ay palakasin ang local na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Ito po yung sagot sa mataas na presyo ng bigas.
ipaglaban ang karapatan sa pagkain, banggitin ko lang po, meron po kaming mga apat na panukala. Ay, bago po pala yun, gusto kong banggitin. Katatapos po na hearing, ang sabi po ng gobyerno, meron tayong 9.97 million metric tons ng bigas available sa atin. Po. Pero ang kailangan lang po ay 7.70 million metric tons. So, sinabi po yan na kahit po si DA Yusek Sumbilia. So, ibig sabihin po, meron tayong bigas. At alam nyo po, sa darating na Setyembre, yung pong mga unang tanim ay aanihin na. Kami po, dahil late kaming nakapagtanim, ang taya po namin, mga Oktubre-Nobyembre, aanihin. At ito po yung kasagsagan. Kaya, ulitin ko po, ang solusyon po sa krisis sa pagkain, lalo na po para sa ligtas, affordable at accessible na bigas. Una po, sa wikang Banyaga, ito po ay pinaabot na namin, preserve and expand rice farms and land devoted to rice and food production, kultibahin ang mga lupain na pwedeng tamnan at itigil po yung land use conversion. Pangalawa po, 25,000 agricultural production subsidies sa mga magsasaka, lalo po kasatapos ng bagyong Egay at Habagat. Support services, pre-irrigation, post-harvest facilities, at suporta sa mga magsasaka. Pangatlo po, ulitin ko, itigil po ang liberalisasyon at neoliberal na policies, ibasura ang rice liberalization law na ini-impose po ng GATT-WTO at ito pong RCEP. At pang-apat po at panghuli, dapat pong isabatas na ang Rice Industry Development Act sa 19th Congress o House Bill number 405 at Genuine Agrarian Reform Bill o House Bill number 1161. At yung pong katulad nung nabanggit niyo, Aljo, pwedeng-pwede po na maglabas ang concurrent DA Secretary sa ilalim po ng Price Act dahil siya po yung DA Secretary at siya rin po yung Pangulo. Kaya po, mahalaga yon kasi katulad din po ng sa langis, di po ba? Sobrang taas. Kung maglalabas po sila ng order galing sa DA at Malacanang, kayang-kaya po. Alam nyo po, nung nakaraan pong naanihan, nabili lang po ang palay ng mga magsasaka nung pong nakaraang Marso-Abril, 12 pesos per kilo ng skin dry bagong ani at 16 pesos per kilo ng ready to meal. Kaya po, hindi po totoo na kanya namamahalang bigas ay dahil tumataas daw po ang presyo ng palay. Binarat nga po nung nakaraanihan. Yung pong naririnig namin na 29, 31, sa mga warehouse po yung sa Bukawi at Balagtas. Uh-huh. Hindi po yung galing sa mga magsasaka. May manipulasyon talaga, ha? May manipulasyon. Dapat tingnan talaga yung mga rice cartel na yan eh. Sila yung kumikita imbis po ng ating mga magsasaka. Napaka talagang lumolobo ng todo yung presyo ng bigas sa merkado at halos araw-araw tuwing nagde-deliver ang mga nagpapa-deliver ang mga retailers ay pataas ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng mga idinideliver na bigas, no? So para sa bantay bigas at sa malawak na bilang ng mga magsasaka, una, yung pagtaas nitong presyo ng bigas ay resulta nung binanggit ni PBBM na 2 araw na lang yung stock, buffer stock ng NFA. At kasabay nun ay naglabas yung India ng statement na hindi na sila maglalabas, hindi na sila mag-e-export ng non-basmati na klase ng bigas. So, ang laki-laki nung supply ng India sa world market, kung kaya napaka volatile, no, yung presyo ng bigas sa world market at talagang apektadong apektado kaagad na
nakaapekto o kaagad na gumalaw yung presyo ng bigas dito sa ating bansa dulot nung liberalisasyon sa bigas. Mm-hmm. Yung simpleng pag-alaw ng presyo ng bigas sa world market ay automatic na gagalaw at gagalaw dito sa ating bansa. Mm-hmm. Dahil ang may hawak sa produkto ay yung mga traders, millers, at saka importers na siyang nakapagtatakda sa presyo ng bigas dahil sila yung may hawak sa produkto. Mm-hmm. Yung parang NFA mahirap na dati ang role nito ay mag-regulate ng presyo ng bigas sa merkado sa pamamagitan ng 27 at saka 32 pesos na bigas sa palengke ay nawala ito nung naisabatas yung RA 11203 o Rice Liberalization Zone nung February 2019. Yung simpleng pagtanggal ng mga regulatory power ng gobyerno sa pamamagitan ng NFA ay talagang nagbigay sa mga pribado para magkamal ng tubo dito sa presyuhan at bilihan ng palay at bentahan ng bigas sa ating bansa. Ma'am, yung pong presyo kasi sa world market o yung nangyari po dyan sa India, parang mahirap po na natin yan. Wala tayong control dyan eh, no? The other bansa po na ating pinagkukunan is, I believe, Vietnam. Yeah. Oh, 90% ng ating imports ay mula sa Vietnam. Okay. So kung 90% naman po, yung nangyari sa India, malaki ba yung impact nun kung most of our imports naman po ay galing sa Vietnam na hindi naman gumalaw? Oo, ma'am Minya, malaki ang epekto dito sa ating bansa given na talagang sa ngayon number 2 highest importer na ang bansa. Siyempre, world market ay makakaapekto doon sa presyo nito dahil yung mga talagang umaasa, mga bansang talagang rice importing countries, non-agricultural countries, ay inipis din yung supply. Kung kaya dilipat at dilipat sila sa ibang bansa like India at Vietnam na kukuhanan din ng kanilang supply. And at the same time, yung policy o yung role ng supply and demand na kapag konti ang supply ay talagang tataas at tataas. So, yun ay talagang nangyayari at ang masakit dito given na isang agricultural na country ang Pilipinas ay talaga naman inaasahan ng gobyerno yung kakapusan natin sa pag-i-import. Oh. Sa halip na palakasin yung ating production, no, tulong sa ating mga magsasaka, subsidyo, pagpapalawak pa ng mga lupaing dapat matamnan ng palay, ng pagkain ng mamamayang Pilipino, mag-ensure na lahat ng mga irrigable lands ng bansa ay malagyan ng irrigasyon. Hindi. Talagang pinabayaan ng gobyerno. 4 decades nang pinabayaan ng mga nagdaang gobyerno at hindi nang kasalukuyang gobyerno yung ating industriya sa pagkain, lalong-lalo na ng bigas. Mm. At ang nakakalungkot ay may pagtaas yung may problema sa supply sa world market, tumataas ang dollar, tumataas automatic, natataas ang presyo ng imported na bigas, ay itong gobyerno ay umaasa pa rin sa pag-i-import. Like kahapon ay in-announce niya na mag-i-import ng 500,000 metric tons at dadating ito sa panahon ng anihan ng ating mga magsasaka. Kaya magre-resulta ito ng best price ng palay muli ng ating mga magsasaka. Kailanman yung pag-import ng 500,000 metric tons ay hindi nito mapapababa ang presyo ng bigas sa palengke dahil dictated ng mga private sector yung presyo ng bigas sa palengke. Kasi nga kung nakukuha lang naman ang palay ng 16 pesos, sa pinakamahal na 25 pesos, at taas talaga ng presyong idinagdag ng mga cartel na ito at para nag-aabang lang sila partner ng bad news na nanggaling sa, alibawa, sa India, anunsyo ng Pangulo. Ito sinasabi nyo po. Or sa India dahil titigil sila ng importation ng basmati rice nila, meron naman tayo sa Vietnam. Nag-aabang lang sila tapos... Mga reasons, no? Tapos meron silang kalayaan, no?
na magpadupad ng dagdag presyo. Dapat i-regulate na talaga ito ng pamahalaan, partner. Oh, dapat diba? Ibalik. Naalala ko dati kailangan 27 pesos to 32 pesos lang ang bigas. Dahil tine-check namin yan partner noon eh. Pinupuntahan namin ngayon. Wala na nga yun. So sana nga po maibalik yung sinasabi niyong regulatory power ng gobyerno. Pero nandyan na po yan eh. Ito na yung problema natin. We understand matagal nyo na pong sinasabi na talagang dapat palakasin ang ating agrikultura. Nakakalungkot na tayo ang number one importer ng bigas ng Vietnam. Can you imagine? Tayo yung number one importer nila. Di ho ba, Miss Cathy? So, ang Vietnam, Miss Nina, ay ano, Vietnam at Thailand, nag-aral dito sa Iri. Yun, talaga. Oh, nakakalungkot. Alam naman ng gobyerno na natin yung dapat gawin, I'm sure. I mean, all the things that you've said also kay MP, no? Matagal na yan na sinasabi. Eh, pero sa ngayon, ma'am, dahil nandyan na yan, may suggestions po na kumain na lang ng kamote, ng ibang mga root crops. Ewan ko ba kung saan nang galing. Yung kung ikaw ay rice eater, ano? Ay, kakainin ko yung kamote with my sinigang, ganun ba yun? Or munggo? Ano ba sasabi nyo? Ano ba yun, ma'am? Oh, natawa siya. At nakakagalit, Miss Nina at Sir Aljo. Actually, si DTI Secretary Pascual ay makamema lang o may masabi lang at wala sa hulog dahil hindi niya alam na yung patatas, yung kamote ay mas mahal kaysa sa bigas. At gaya nung nabanggit mo ay rice eater ang mamamayang Pilipino. Tama. So ipinapasa talaga nila yung kapalpakan, kainutilan ng gobyerno dun sa pagtugon sa krisis natin sa bigas sa mga mamamayan. Okay. Sa mamamayan, at wala na talagang idadayet ang ating mga magsasaka, mga manggagawa sa hirap ng buhay, talagang nagbabanat ng buto para makapasok sa trabaho.